pasensya na. Hello everyone, it's me again, Yura, ang inyong Bisayang Plan dito. So for today's video ay, lakas-lakasan ko na lang. Magbibigay po ako ng care tips dito sa ating Silver Queen. Ayan, ipapakita ko sa inyo guys, bakit siya mabilis nagkakaroon ng mga suloy, suhi, saha, or ano pa rin dyan. So ito, nabili namin to sa 400. Yung mga saha, or suloy, or ano pa rin tawag mo dyan. Ayan, inalis na namin yun siya guys. So ngayon, tips kasi nagkakaroon na, ang bilis niya nagkakaroon na naman mga panay bagong mga junakis. So itong ginawa ko nito guys, ito din yung ginawa ko sa mga aglonema ko pangkita. So ito yun naman, ito lang naman ang ginawa ko sa bulol pa. So ulitin, ay sasabihin ko pa, hindi po ako expert. Ang sinishare ko lang dito sa video ko ay yun lang din mga ginagawa ko sa mga halaman namin. So sabi ko na nga sa inyo, bawat isa sa atin, kung paano sila alagaan, pagandahin, patabain. So ito kasi guys, talagang ginagawa ko na to sa aglonema ko at gusto ko lang din i-share sa inyo. Hindi ko kayo inobliga na gawin nyo ha. Nasa inyo na yan kung gagawin nyo, hindi. Basta gusto ko lang i-share sa inyo para makakuha pa kayong idea. Wala namang sa pilitan, hindi ko kayo pinipilit guys na gawin yan. Ay, nasa inyo na yan kung gawin nyo or hindi. Basta ito yung ginagawa ko sa aking ano mga aglonema. So hindi lang Silver Queen ang pwede nito guys na aglonema. Pwede din ito sa iba pang aglonema. So ito lang ang ginagawa ko. So na yung eyes, ayan, naglalagay po talaga ako ng eyes sa aglonema. And then yung lupa natin, bukod po sa lupa lang, hinahaluan ko talaga yan ng ipa. Ayan, ipa. Dalawa lang yan siya guys, hindi na po ako gumagamit ng, ayan. Ay, hindi na po ako bumibili ng loam soil, hindi na ako gumagamit ng loam soil sa kanila kasi mahal. At saka marami kami aglonema dito. So, sa, yan yung ginagamit ko, ipa at saka garden soil. Enough na yan sa kanila guys kasi tumataba naman yan sila eh. Sa ano na lang tayo, bawi na lang tayo sa fertilizer at saka syempre yung pagdilig-dilig. So sa lupa naman nito, dyan lang yan sa ano namin yan, yung tawag yan sa garden, yan dyan. So nakuha namin yan yung lupa na yan, dyan ako kumukuha ng lupa. Pero guys, ang ginagawa ko kasi mas maraming ipakay sa lupa kasi doon sila mabilis nagkakaroon ng saha, suloy, or kung ano pa dyan. Kahit kasi alam nyo, ginawa ko na din yan sa Snow White. Yung Snow White kasi namin, mabagal siya nagkakaroon ng suhi, suloy, or ano pa ba tawag nyo dyan. So ang ginawa ko, mas dinamihan ko siyang paglagay ng ipa. Ayan, kung halimbawa, kung isang tabo ha, sample yan lang ito. Kung isang tabong ipa ang gagamitin nyo, ang mga 1/4 lang na tabo na lupa ang gagamitin nyo. Yan yung ginagawa ko guys. Basta dinadamihan kong ipa. Mas maganda kung sunog ang gagamitin nyo. Kung hindi naman sunog, pwede na yung ganito guys. O yung na ano na talaga siya. Yung para nang papunta sa pagkabulok. Tawag niya niyan. Yan. Matagal na to siya naka-stock, so maganda na siyang gamitin. Sa isa pa to, yan. At syempre, yung fertilizer, hindi yan mawawala. Kailangan nyo talagang applyan ng fertilizer ang yung aglonema or kung ano pang halaman dyan para naman tumaba sila guys. Kung ayaw nyo naman yung mga kagayan, gusto nyo organic, kasi gusto nyo, kung gusto nyo organic, pili lang kayo. Mamit ang balat ng itlog, saging, sibuyas, pwede din yan siya guys. At saka kape, tsaa, ayan, malunggay, pwede din yan. Pero ang ginagamit ko kasi sa aking aglonema, hindi siya unorganic. Doon na ako gumagamit talaga sa mga gulay. Ayan, mga gulay ang ginagamitan kong organic fertilizer. So ito ang ginagamit ko, urea. Kung wala namang urea guys, ay MSG. So nung una talaga, nung una pa ako nagkukulik ng tawag niyan, aglonema, ang ginagamit ko talaga ay MSG. Maganda siya gamitin guys. Kaya lang naman minsan gumagamit ako ng urea pag ubus na. Ang paggamit ito ng urea guys, kung gagamit kayo ng urea, ganito lang ang paggamit. Ito lang yung mga ginagamit ko sa kanila guys. Ayan, urea. Kung walang urea, MSG.
asa na yung MSG ko, ayan, palit-palitan lang yan sila, pero naglalagay ako sa isang buwan, dalawang beses po ako naglalagay. So itong MSG, meron ako video dyan, panoorin nyo lang kung paano siya gamitin. At saka syempre ang ating ipa, hindi na ako kumuha ng garden soil doon kasi pupunta pa ako doon. At saka syempre ang ating eyes, ayan, naglalagay talaga ako dito. Nakakatulong kasi din ito. So, paano ba siya i-apply? Ay, wait lang. So, ang pagdilig pala nito, ito kasi malaki siya, guys. Ang ginagawa ko, inaaraw-araw ko siyang pagdidilig. Pero yung iba na, ma'am, na ano nga, mga maliliit lang siya, nandun sa mga maliliit, hindi ko na siya inaaraw-araw. Pag tuyo na yung lupa, saka ko na siya diniligan. Ito kasi mabilis tumuyo yung lupa niya kasi dumami na yung mga saha niya, suhi o ano pang tawag sa inyo dyan. So, hanggang ngayon, dumadami pa ang suhi, saha, suloy. Nabawasan na kasi talaga namin to, guys. Transfer ko na, tinanim ko na doon, nandun sa kabila. Tsaka, ito na yung mga panibago. Mga panibago to sila. Ito, yan, yan. Ito pala, naiwan to siya. Hindi to siya panibago. Kasama to na dito nung pagbili. Yung iba, the rest ay inalis na. So, ito mga panibago lang to. Ayan, o, oh, wala pa siya. Isang buwan lang to siya, guys. Ganyan na siya ka. Ano yung, ano niya. Baka kung bunutin ko to, makita nyo pa, nasa ilalim, mga maliliit. Kaya gaya dun sa kalatiya ko, akala ko wala siyang suhi. Saha o ano pang tawag sa inyo dyan. Kasi yung iba nagkaroon na, sabi ko bakit wala siya. Nung binunot ko kasi i-transfer ko, andun pala sa ilalim, nag-uumpisa pa lang, marami. So ngayon, di ba nakita nyo may ipa. So ganito lang guys, ihalo nyo muna kasi siya sa lupa, saka nyo siya i-ano sa ano. Maganda ito siya o. Oh. Yan, para mabilis, para kasi parang nakakahinga talaga yung mga ugat-ugat niya. Kaya mabilis siya nagkakaroon ng suloy. Kasi pag puro lupa lang ang bagal. Kahit yung dyan sa ano namin, dyan sa lupang tinatanim na aglonema, ganun din yung ginagawa ko. So, ihalo nyo lang ito siya sa lupa. And then, ito naman sa ice. Dito tayo sa ice. Ay, dumi ng kamay ko. Sa ice naman, guys. Ayan, kung ito kasi malaki siya. Ano, malaking paso. Uy, wag ka mo nga munang magwalis dyan. Ano? Ito kasi malaki kasi yung paso niya. So kaya maglagay lang ako dito. Dito natin yan siya ilagay, guys. So mag-ano lang tayo sa loob na isang linggo, dalawang beses lang tayo mag-apply. Kasi ako nung summer, inaano ko yan apat. Minsan, inaaraw-araw ko pa siya kasi nga maano yung tawag mainit. So ngayon kasi tag-ulan na, bihira na lang ako naglalagay. Pero nilalagay ko lang yan siya dyan. Kasi malaki itong paso natin. Kailangan natin siyang huwag masyadong damihan. Huwag mong namang ilagay dyan, guys. So nasa inyo na yan kung maglagay kayo o hindi. Walang sapilitan. And then, so, yung itsura ng urea. Mag-ano kaya, pero kakamayin ko na lang. Ito yung itsura ng urea. Yan. Tapos, budbud nyo lang dyan sa gilid. Huwag nyong damihan kasi, naku, masunog yung ano nyo. At maganda sa hapon kayo mag-apply. Pero hindi ngayon hapon, tanghali, nag-apply ako. Okay lang kasi nandito lang naman siya sa malilim. Hindi naman siya naaarawan. So, ang gagawin nyo, pagkatapos nyong lagyan ng fertilizer na urea, kailangan nyong basain. O pwede nyo yan siyang tunawin. Tunawin muna bago basa, i-apply. So, ilagay ko lang to siya dito. Pero dagdagan ko pa rin yung tubig, guys. Kasi, kailangan matunaw yan. Huwag niyong hayaang nakaganyan lang yan. Kasi mamamatay ang inyong halaman. And then, doon naman sa MSG, itimpla lang natin to. Let's say, isang litro. Pwede na dalawang kutsara o isang kutsara at kalahati. So, kasi minsan ako tatlo, minsan dalawa. So, yun yung ipandilig natin. Basta, ang gagawin nyo sa hapon kayo mag-apply. Hindi ko na i-dilig ha, kasi maghalo-halo sila. Baka mamatay. So, in-explain ko lang yun. So, ganun lang gagawin nyo, guys. Kasi ako naman talaga, ganyan lang ang ginagawa ko sa kanila. So, hindi ako expert. Inuulit ko lang po. Hindi po ako expert ha. Ang sinishare ko lang sa video ko. Yun lang din ginagawa ko sa mga collection ko na halaman. Ayan yung mga collection ko ngayon. Kalatiya, aglonema, mayana, succulent, begonia, caladium. So, ganyan lang yan siya, guys. Para mabilis lang talaga kung meron kayong mga aglonema dyan na mabagal ang mabagal sila nagkakaroon ng saha, suloy, suhi o anong tawag nyo pa dyan.
subukan nyo tong tips ko. Baka makatulong to sa inyo. So, yun lang, guys. Ay, wait lang. Basain natin to. So, ipakita ko sa inyo. Yan, guys. Diba may white-white? So, ito yung mga problema sa mga plantita-plantito na nag-a-apply ng fertilizer na urea na bakit namamatay daw. Kasi, ang gagawin nyo, basain nyo at kailangan sa gilid. Sa gilid lang, huwag sa puno at punti lang, huwag damihan. Then, basain nyo at huwag nyong paarawan muna. Kung umaraw naman, kung gusto nyong maglagay ng fertilizer, advice ko lang sa inyo guys, basain nyo ng tulo. Mas maigi nga sa hapon.